Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Ako po si Allen, 42 taong gulang, may asawa at may 2 anak. Nasa high school na ang anak kong panganay. Ang bunso naman ay grade 5. Kapag umaga ay dinadownload ko ang mga stories na bagong upload na nagpa-pop up sa cellphone ko. Marami naman ang mga channel na pinapakinggan ko at kasama na doon ang iyong channel. Pero dito ko naisipang magbahagi ng kwento ng kababalaghan dahil narinig kong pwede palang kumita kapag nagustuhan ng mga tagapakinig ang kwentong ipinadala. Malay natin, baka kumita. Pandagdag rin iyon sa pambayad ng internet. Lalo pa at hindi kami pwede walang internet dahil 2 ang estudyante ko. Ang karanasang aking ibabahagi ay karanasan ng pamilya ko noong kapanahunang nagbibinata pa lang ako. At mga binata at dalaga naman ang mga nakakatanda kong kapatid. Ang pamilya namin ay nakatira sa probinsya na bahagi ng Eastern Visayas. Para specific ay sa Calbayog City. Hindi ko na lang po babanggitin ang barangay, pero wala po kami sa sentro ha. Sa panahong ito ay ako at si ate na lang ang nag-aaral. Ang panganay kasi naming lalaki ay lumuwas na ng Maynila bago pa makatapos ng kolehiyo. Meron kasing naging barkada na nag-alok ng trabaho sa kanya sa Maynila at maganda raw ang pasahod. Kahit tutol ang mga magulang namin ay sumigi pa rin sa kagustuhang lumuwas si kuya. Si ate ko naman ay nasa second year college noon at medyo nagluloko na rin. Panay na rin kasi ang pagbo-boyfriend nito. Noon ko nga nasabi na mali din talaga kapag masyadong mabait ang mga magulang kasi umaabuso ang mga anak, wala kasing kinakatakutan. Sa aming magkakapatid, kahit ako ang bunso, ay ako naman ang pinaka-matured mag-isip. Ako ang palaging katuwang nila mama at papa sa mga decision making. Sabi nila na ibenta raw namin ang lupain na minana ni mama sa kanyang mga magulang doon sa Victoria para may maipang gastos sa pag-aaral ni ate. Kasi malapit na noon mag-end ang semester at syempre kasunod na ang enrollment uli, bayaran na naman ang tuition. Sabi ko naman na wag na nila ibenta. Iiyon na lang ang natitirang lupain namin. Nakasanla na rin kasi sa bangko ang tinitirhan naming bahay. At siguradong maiilit na iyon kasi madalas hindi nakakapaghulog ng amortization. Madalas kasi kaming gipit dahil sa gastos kay ate tapos maintenance na gamot pa ni papa. Sabi naman ni mama na papaano daw ang pag-aaral ni ate. Sabi ko naman na turuan nila ng leksyon. Kapag marami ang hindi pasadong subject, sa kasalukuyang semester ay pahintuin muna para lang ba magising umaalog ang utak. Sila ate at kuya ay walang pakialam sa problema naming financial. Kapag usapang pera, ay sinasabi lang nila na pwede naman daw mag-salary loan si mama sa trabaho nito. Ang hindi nila alam ay baon na rin si mama sa utang. Halos wala na nga itong sahurin. Ayun, pasensya na Sir Carl kung maraming kuda tungkol sa pagiging irresponsibleng anak ng mga kapatid ko. Talo na tayo sa part ng kababalaghan. Ilang buwan nga lang ang lumipas ay nakita kong
Ayaw na pumasok ni ate at palagi na itong nagsusuka at mainit ang ulo. Mas lalo pang naging maarte sa amoy. Kahit bago ligo ako at nakapagpabango, ay tinatawag pa rin akong mabaho. Tama nga ang hinala ko, buntis na noon si ate. Eh dahil sa hindi pa raw handa ang boyfriend nito, kaya nilayasan naman siya at nagtungo ng Maynila. Pero meron naman daw silang communication. Magpapadala na lang daw ng pera buwan-buwan para sa pagbubuntis ni ate. To make the story short, ay naipanganak nga ni ate ang isang malusog na batang babae na pinangalanan niyang Melody. Nasa ika-anim na buwan pa lang si Melody ay dumating sa bahay namin si Kuya. Meron itong kasamang babae, girlfriend niya daw at buntis naman ito. Naisip ko tuloy na ang mga kapatid kong iyon, imbis na tumulong kina mama at papa, ay dumadagdag pa sa pabigat. Simula sa pag-aaral hanggang sa magkaroon ng mga sariling obligasyon sa buhay, ay kina mama pa rin ibinabagsak ang bigat. Itago na lang natin sa pangalang Irene ang girlfriend ni Kuya. 2 buwan pa lang daw iyong buntis noong dumating sa amin. Eh dahil masyadong ang mabait sila mama at papa, kaya tinanggap naman. Doon na sila Kuya natutulog ng asawa niya sa kwarto namin ni Kuya. Si ate naman ay doon pa rin sa sarili niyang kwarto. Ako tuloy ang nawala ng kwarto. Inilagay sa gilid ng kusina ang kabinet ko na may damit. Tapos sa sofa sa may sala ako pinapatulog. Grabe ang sama ng loob ko noon sa kanila. Ako tuloy ang walang ginawang perwisyo sa magulang. Ako pa ang nagsasuffer. Napansin ko kay Ate Irene o iyong asawa na bali ni Kuya na marami itong kakaibang ugali. Hindi masyadong umiimik, palaging nakayuko, pero kapag tinatanong naman ay sumasagot din, pero sobrang matipid. Tapos kapag nagbitaw nga siya ng mga salita, ay malalim palagi ang ibig sabihin, na kapag iisipin mong mabuti, ay parang palaging merong nakatagong pagbabanta. Kagaya na lamang noong minsan, na pinaalagaan ni ate ko sa akin si Melody. Naroon ako noon sa sala o sa aking official residence. Opo, iyon na talaga ang itinawag ko doon, official residence, kasi halos na yata lahat ng gamit ko ay naroon na sa sala. Nagmukha na nga akong squatter sa sarili naming pamamahay. Habang hawak-hawak ko si Melody, ay nanonood ako ng TV. Lumapit si Irene at tumabi sa akin. Hindi ko lang siya pinansin. Nakatutok pa rin ako sa TV. Nagulat na lang ako dahil biglang umiyak si Melody. Noong tignan ko ito, ay naroon sa loob ng damit ang kamay ni Irene, tapos dali-dali niyang inalis. Anong ginagawa mo, te? Tanong ko pa sa kanya, pero hindi siya sumagot, ngumiti lang. Inugoy-ugoy ko ng marahan si Melody para tumahan. Pero ayaw talaga tumahan ng bata, kaya tinignan ko ang loob ng damit. Nakita kong may bakas na kulay pula sa loob. Iyon bang parang kinurot ng malakas? Sadya ko iyong ipinagtaka, dahil sino ba naman ang kukurot sa isang 6 months old na baby sa loob pa ng damit? Pisil-pisil sa pisngi, hita o sa braso ay baka isipin ko pang normal kapag nanggigigil. Noong tignan kong muli si Irene, ay nakapatagilid ang ulo nito, natitig na titig kay Melody. Sarap!
Napakabango! Sabi pa nito, doon na ako nakaramdam ng takot. Kasi panong masarap, e bata iyon. Tapos biglang lumapit si ate. Nagagalit ito dahil bakit daw iyak ng iyak, e oras iyon ang tulog ni Melody. Dapat, mga isang oras pa iyon na matutulog, basta nasa kanlungan ko lang. Hindi ako sumagot at nakatitig lang ako kay Irene. Sabi naman ni Irene, ayaw yata ni baby sa akin. Hinaplos ko lang eh. Napaiyak bigla. Sinamaan din iyon ng tingin ni ate. Kaya tumayo na si Irene at pumasok sa kwarto nila. Wala noon si kuya dahil nagsisimula ng maghanap ng sideline para meron silang panggastos. Isang gabi noon, pasado alas 9, nasa silid na sila mama at papa. Si ate naman ay naroon na rin sa kwarto nila. Mula sa sala ay kita ang kusina at ang pintuan ng banyo. Nakita kong pumasok ng banyo si Irene at narinig ko ang tunog ng tubig sa gripo. Naliligo siguro iyon sa isip-isip ko pa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwento, ay i-describe ko lang muna ang itsura ni Irene. Sa kabila ng kakaibang asal nito, ay maganda naman ang kanyang mukha, pero hindi maamo. Iyon bang hat, pero parang mangangain ng buhay, in a naughty way ha. Kahit buntis din ito, ay hindi pa rin mahahalata, kasi hindi pa umbok ang kanyang tiyan. Nasa 5'3 ang kanyang tangkad, malaki rin ang bubelya. May katamtamang lapad ang balakang at maliit ang kanyang bewang. In short, ulam. Ay este, sexy pala. Pasensya na kayo sa mga words ko ha. Kasama ko kasi ang panganay ko sa pagsusulat nito. Siya ang nagsasabi sa akin ng term na gagamitin sa pagde-describe. Bilang binata sa panahong iyon, ay hindi ko maitatanggi na kapag nakikita ko si Irene na nakasando only ang suot kasi mainit sa bahay namin, ay kahit hindi naman ako naiinitan, ay bigla na lang din akong pinagpapawisan at nanunuyo ang lalamunan. Wala pa namang COVID noon, kaya hindi ko na rin ipinapacheck up. Basta alam nyo na ang ibig kong sabihin. Balik tayo sa eksena noong gabing iyon. Makalipas ang mahigit 15 minuto siguro, ay nakita kong lumabas ng CR si Irene. Hindi naman iyon tumingin sa akin. Tapos na siyang makaligo. Ang suot-suot niya ay ang maluwag na sando ni kuya. Iyon bang malaking sando na may malaking awang sa may kilikili? Kaya noong naka-side view siya o nakatagilid bago pumasok ng kwarto nila, ay naku po, nakakita ako ng Mount Apo. Napalunok na lang ako ng laway. Wala rin akong kasintahan noon. Ayoko kasing matulad sa mga kapatid ko. Kaya sabi ko, mag-girlfriend lang ako kapag meron na akong maayos na trabaho. Maya-maya ay kumalma din naman ang namumuong unos sa loob ko at naisipan kong magtungo sa CR para magbawas ng tubig sa katawan. Tubig lang po ha, baka ano pong isipin nyo. Noong papunta ay hindi ako lumingon sa kwarto nila kuya, pero noong papabalik na ako ay doon ko napansin na nakabukas lang ang pinto. Madilim sa kusina noon dahil pinatay ko na ang ilaw bago ako pumasok ng CR kasi bukas naman ang ilaw sa sala. Noong mapatingin ako sa loob ng silid nila, ay nakita ko si Irene
na nakaluhod at nakatalikod sa pinto. Wala itong damit. Kahit sa pangibaba ay hindi rin ako sigurado kung meron. Kasi nakatapi siya ng tuwalya at nakakalas na ang tuwalya na nasa may paanan niya. Para siyang tumutuwad-tuwad habang may ipinapahid sa katawan, braso at leeg niya. Ilang saglit pa ay nagtatayuan na ang kanyang mga buhok. Iyong pakiramdam ko ng pagka-excite ay napalitan ng takot. Tila nagising na lang ako sa wisyo noong tawagin ako ni ate dahil pumalahaw ng iyak si Melody. Kaya dali-dali akong pumasok sa silid nila. Ilang saglit lang din ay pumasok na rin si mama sa kwarto ni ate. Inalam din ito kung ano daw ang nangyari kay Melody, bakit pumapalahaw ng iyak. Binulungan ko naman si ate na mukhang aswang si Irene dahil nakita kong nagpapahid ito ng langis sa katawan at nagtatayuan ang buhok. Ibinigay ni ate si Melody kay mama at sinabing, "Sinasabi ko na eh, tama talaga ang hinala ko." May duda na rin pala si ate. Dali-daling lumabas si ate na sinundan ko rin naman. Pagkalabas nga namin ay nakasarado na ang pintuan nila Irene. Pinupukpok iyon ni ate at pinapabuksan habang sumisigaw. Binuksan ko na rin ang ilaw sa kusina para maliwanag. Baka kasi pagbukas ng pinto ay dumugin kami bigla. Lumabas na si Papa at nagtanong kung anong nangyari. Sinabi ni ate na inaaswang ni Irene si Melody. Maging si Papa ay tinatawag na rin ang pangalan ni Irene at pinapalabas para magpaliwanag. Nang biglang dumating si Kuya Ray. Galit na galit ito sa amin dahil ano raw ang ginagawa namin sa asawa niya. Sinabi naman ni ate na inaaswang noon si Melody. Kaya si Kuya na ang kumatok para palabasin si Irene. Bumukas naman ang pinto tapos nakadamit na ng mahaba iyong si Irene. Sinabi ni ate na nakita kong nagpapahid ng langis si Irene at tumatayo ang buho. Pumapalahaw din ang iyak si Melody. Nangatwira naman si Irene na hindi raw totoo na isa siyang aswang. Nagpapahid lang daw siya noon ng lotion kasi bagong ligo siya at nakita niya raw na binubusuhan ko siya. Ipinagtanggol ko naman ang sarili ko at sinabing hindi ako ng boso. Nakita ko siyang nagpapahid ng langis kasi nakabukas ng kalahati ang pintuan ng kwarto. Pero imbis na paniwalaan ako ni Kuya Ray, ay isang malakas na suntok ang iginawad noon sa mukha ko na hindi ko rin talaga nailagan. Kaya nawala ako sa balanse at tumama ang ulo ko sa gilid ng lamesa naming salamin noong ako ay matumba. Nabasag ang lamesa. Siyempre, pati rin ang ulo ko. Kaya nga hanggang ngayon ay meron akong mahabang puknat sa ulo. Iyon ang hiwa na nagawa noong lamesang salamin. Nawalan ako ng malay. Galit na galit si mama at papa noon. Pinalaya si Kuya Ray at sinabing, "Huwag magpapakita na kasama pa ang babaeng iyon." Nagising na lang ako noong tinatahi na ang hiwa ko sa ulo. Pagka-uwi ko sa bahay ay wala na sina Kuya. Pero hindi ko rin alam kasi parang kahit wala akong kasalanan ay nararamdaman kong naging matabang na ang pakikitungo sa akin nila mama. Pakiramdam ko kasi na ako ang sinisisi nila sa muling paglayo ni Kuya sa amin. Minsan ko ring narinig na kung hindi raw ako ng buso ay hindi raw sana ako nasuntok ni Kuya
at hindi rin sila napilitang palayasin ito. Pagka-graduate ko ng high school ay nagpaalam ako sa kanila na maghahanap na ako ng trabaho sa Maynila. Alam kong hindi na rin naman nila ako kayang pag-aralin. Lalo pang ang naghirap sila mama dahil sila rin ang gumagastos para sa anak ni ate. Nahinto na rin kasi ang pagpapadala ng sustento ng boyfriend ni ate para sa kanilang anak at nawala na lang din daw iyon na parang bula. Sinabi ko kay mama na may kakilala ako na magpapasok sa akin ng trabaho sa Maynila. Pero ang totoo, wala talaga. Nakipagsapalaran lang ako na lumuwas. Pagkarating ko nga lang ng Pasay, ay binaybay ko na ang kahabaan ng EDSA at naghanap ng maa-applyan. Eh dahil sa may itsura naman ako kaunti at maputi, kaya agad akong natanggap sa isang kainan bilang boy, tagahugas, tagalinis, kasama sa pamamalengke ng madaling araw at tagaligpit na rin ng mga pinagkainan ng mga customer. Sa kalaunan ay napakiusapan ko ang amo ko na hanggang alas 3 lang ako magduduty kasi wala na rin naman ako masyadong gagawin mula sa ganong oras. Tapos nagsimula na nga akong mag-aral. Pagka-uwi ko naman ay doon ko na lang huhugasan ang mga natirang hugasang plato pati na mga kaldero. Nagsasarado na kasi ang kainan na iyon nang pasado alas 7. Ang tapos naman ng klase ko ay alas 8. Dahil sa pagtsatsaga ko, ay nakatapos nga ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho sa isang opisina. Ilang beses din akong dumalaw kina mama sa Kalbayog. Naroon na uli si Kuya Ray. May iba na siyang asawa, hindi na si Irene. Hindi ko na rin tinanong kung saan na napunta ang babaeng iyon. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin talaga kami naging close ni kuya ko. Nagpapansinan naman kami kapag naroon sa harapan nila mama, pero civil na lang. Ayoko na rin kasi makipag heart to heart dahil baka biglang manariwa sa akin ang ginawa niya at siya naman ang basagan ko ng ulo. Lalo pa noong pagbalik ko ay mapayat na si kuya. Mas matangkad at mas malaki na rin ang katawan ko kaysa sa kanya. Hindi na mahirap sa akin ang ibalibag siya papalabas ng bahay. Pero siyempre, respeto na lang din sa mga magulang namin. Kaya ako na ang umiwas sa gulo. Hanggang dito na lang ang kwento ng aking karanasan sa isang super hot na aswang. Alam kong hindi iyon masyadong nakakatakot pakinggan, pero kung kayo ang natutulog sa sala at alam mong aswang ang kasama mo sa bahay, ay kahit papaano ay bigla ka nalang magigising ng kinakabahan dahil baka kinakain ka na. More power idol sa channel mo ha. Sana hindi ka mabash sa kwento ko. Marami pa naman itong kuda. Maraming salamat idol sa pag-a-upload mo palagi. Nandito lang kami palagi ng mga anak ko, nakasuporta sa channel mo at nag-aabang sa lahat ng mga uploads. Maraming salamat uli. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.